Basta, palinis naman yung CVT ng ano, ng scooter ko. Ah, sige, Koyang. Ipasok mo muna dito. So, what's up mga chupapi? My name is Pastor J. Moto. And welcome back to the channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo, total, marami sa ating mga riders ngayon, yung mga naka-scooter na. Wow! Ibigyan ko kayo ng tips o mga konting kaalaman tungkol dito sa paglilinis o pag-maintenance ng mga CVT ng motorsiklo natin or ng scooter. Actually, marami kasi ako nakita mga maling procedure. So, nandito tayo para bigyan kayo ng konting tips na dapat yung gawin, mga hindi dapat yung gawin sa paglilinis o pag-maintenance ng CVT ng inyong motorsiklo. Natin, unang-una. So yun, unang-una mga chupapi, pag galing sa biyahe yung motorsiklo nyo, huwag kayo muna magbabaklas ng kung ano-ano, lalo na pag sa makina. Hayaan muna natin ma-cool down yung makina ng motorsiklo natin or lumamig. Kasi po mga chupapi, pag basta tayo nag-hit ng motorsiklo natin na mainit pa yung makina, pwedeng maputulan tayo ng tornilyo or ma-lostred yung mga bolts sa makina natin, lalong-lalo na yung sa crankshaft, galing may malostrate po ng mga tornilyo, kaya mas mainam po. Hayaan lang natin siyang ganyan, pwede rin natin tapatan ng electric pan, kung meron tayong electric pan, basta ang pinaka-importante, hayaan muna natin siyang lumamig. Okay. So, pangalawa, kailangan din natin ng mga tools na kailangan natin para sa pagbubukas nitong CVT natin. Actually, meron naman mano-mano sa pagbubukas ng gilid. Pero mas maganda, meron tayong right tools para mas madali yung pagbubukas natin. So yun po mga chupapi, ang kagandahan nito, pag meron tayong proper tools, mas mabilis natin mabubuksan dito sa pulley, tsaka dito sa third drive. Pagka kasi yung mano-mano, medyo matagal yan, tsaka medyo mabusisi. So, unahin muna natin dito sa pulley. Ayun o, ganun lang siya kabilis. Wow! And then, dito naman tayo sa... Ganun din yan. Counterclockwise yung paluwag. Lagi niyong tatandaan yan. Nice. Then, mas maganda, i-safety niyo yung mga pinagbaklasan natin na parts. Tatandaan niyo kung saan niyo binaklas yung mga tornilyo, ha. I-segregate niyo ng maayos. So dito, pag nabaklas na natin, pangatlong gagawin natin, i-check natin yung mga parts na mga worn out na. Ito, isa to sa nakita ko, itong slider piece niya, maluwag na din. Yung bell niya, okay pa naman, hindi pa naman siya talong. Then yung belt niya, papalitan na rin kasi medyo may katagalan na rin. Itong black plate niya, tsaka itong pinakapuli niya. Goods pa naman, linis lang to. So, yung sa clutch lining, papalitan na rin niya kasi medyo pud-pud na yan. So, yun po yun mga chupapi. Kailangan i-check nyo yung mga dapat nyong i-check pagka maglilinis kayo ng CVT. Hindi lang maglilinis yan. Kailangan chine-check din natin yung mga parts na worn out na. Okay. So, umpisa na natin linisin itong mga CVT set ng motorsiklo na binuksan natin. So, ito yung kagandahan pagka CVT cleaner talaga yung gagamitin natin. Spray lang tayo ng spray dyan. Napakabilis nitong panlinis para sa panggilid natin. Kasi karamihan, ginagamit sa paglilinis ng panggilid, gasolina. Na which is yun yung nakasanayan natin. Yun nga lang, yung gasolina kasi nakakasira yan ng mga oil seal eh. Pero pwede naman, maraming gumagamit nun. Pero mas maganda, gumamit tayo ng tamang CVT cleaner. Mabibili nyo lang to sa mga suking tindahan. Mga 100 pesos, something lang yan. Napakadali lang. Isik lang tayo ng isik. Tanggal talaga yung dumi dyan. And then, kailangan may nakaredy rin tayong malinis na basahan. Then, ilalagay natin sa isang nakaseparate na lagyan yung mga nalinis na na parts. Okay, no? Napakadali talagang panglinis itong CVT cleaner. So yun po yung magandaan ng CVT cleaner, yung mga oil seal sa loob ng CVT natin, hindi siya basta madadamage. Not like sa gasolina, nakakasira po yan ng oil seal sa katagalan. So isipin natin dito yung malinis na na parts. Ano lang yung gagawin natin dyan mga chupapi? Doon sa ibang natitira na parts ng CVT natin, then gawin na rin dito sa pinakaloob, ugaan lang din natin yan ng
dry cleaner, mas mabilis po itong makakalinis. No sweat. Okay. Then dapat mga chapapi, sa paglilinis natin ng CBT, huwag natin gagawin shortcut. Alam natin dapat kung ano yung mga dapat linisin kahit yung sa mga kasulok-sulukan na parts ng CBT natin. Kasi marami ako nakikita, hindi na nila binubuksan. Itong parting sa may clutch assembly. Ito po yung pinagsasalpakan ng clutch lining. Yan, yan po yung clutch lining. Tinanggal na natin yan. Yung pinakarad dito, ito po yung dapat na nililinis din natin ng gusto. Kasi pag hindi po natin nalinis yan, naninikit po itong clutch natin. Yan, pag naninikit yan, nahihirapan siyang bumuka. So, dapat yan, nalilinis din yung part na yan. Ito, yan, nililinis yan. Kasi marami akong nakikita na overlook nila yan. Basta nagbubukas lang sila ng CBT, hindi na nila kinakalastong sa clutch assembly. So, mas maganda, linisin din natin yan. Okay. And then, syempre, ingatan nyo yung maliliit na part. Lahat ng maliliit na parte, ingatan nyo po yan na huwag ma-misplace. Then, dapat makakalimutan ito sa pinaka-pin dito sa torque drive natin. Then, yung lock dito sa clutch lining mismo. Huwag nyo kakalimutan yan, yung mga maliliit na parts. Okay. So, dito na tayo ngayon sa paglalagay ng grasa para dito sa mga part ng CBT set natin. Hindi po yan, ilalagyan lahat ng grasa. May mga part lang po tayo dyan na dapat natin pahiran or i-repack ng grasa. Mas maganda, gumamit tayo ng high temp grease para hindi siya masyadong nalulusaw sa init. Then, pag naisaksak na natin yan, lagyan na natin yan ng grasa dito sa mga groove niya. Sakto-sakto lang po yung ilalagay natin. Hindi pwedeng naglulusak ng grasa yan kasi baka iluwa niya sa torque drive. Magiging dahilan po yan ang pag-sliding ng clutch ng motorsiklo na. Lalagay din tayo ng grasa dito sa torque drive bearing natin. Yan, konti lang po. Hindi po pwedeng naglulusak yan. Kailangan sakto-sakto lang. Kabilaan po yan. Meron din dito. Kung madudukot yun ng kamay, mas maganda. Pero meron din isang technique para sa pagpapahid ng grasa. Pwede kayong dito maglagay ng grasa na sa pinaka-shafting. Sa dulo dito, yan, sa pinaka-stopper nung sa bearing natin, paikot yan. Pwede rin po maglagay dyan para masiksik niya yung sa loob. Pag sinaksak niya yung torque drive na ganyan, yan, paikot-ikutin niyo lang. Malalagyan na yung grasa yung loob niyan. Then, yung mga sumobra, pwede nyo na lang punasan yan. Linisin nyo na lang yung mga sumobra. Iyan. Actually, dito nga pala doon sa may pin, doon sa may pinaka-clutch lining natin, sinasaksakat. Pwede nyo rin pahiran doon ng napaka-nipis. Sobrang nipis lang na grasa. Madila lang talaga para lubricated din siya. Sobrang nipis lang, hindi pwedeng madami kasi mag-i-stack up naman yan pag nasiksikan ng dumi. Then, dito sa bushing natin sa may pulley. Actually, kahit di na kayo magpahit ng grasa dito, pwede siguro dito na lang, kahit manipis lang, pwede nyo rin pahiran yan. Manipis na manipis lang. Actually, kahit wala na, dito lang talaga pinakamahalaga sa torque drive natin. Dito talaga, kailangan well-packed talaga yan ng grasa. The rest, wala na kayong dapat ibang lagyan ng grasa dyan. Ay, meron pa pala dito sa may pinaka-dowel pin ng crankcase natin. Yan, meron po yan dowel dito. Pwede nyo pahiran yan ng grasa. Kahit manipis lang. Yan. Pahiran nyo rin ng grasa yan, kabilaan. Meron din doon sa kabila. Para hindi siya naninikit. Kasi pag walang grasa yan, minsan kinakapitan ng kalawang or umido, mahirap tanggalin yung crankcase minsan, yung takip. So, pahiran nyo rin ng manipis na grasa dito sa pinaka-dowel. Yan, huwag nyo kalimutan yan, ha. So, ayun, tapos na tayo mga chapapi. I-assemble na natin yung CBT set. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Marami akong nakikitang maling ginagawa to pag binubuo na nila yung CBT set ng motosiklo natin. Pinakamahalaga sa lahat. At maghugas tayo ng kamay. Kasi mga kamay natin, may grasa yan. Nung nagkalikot tayo ng CBT natin, maghugas tayo ng kamay para maalis yung mga grasa-grasa doon sa kamay natin. Kasi malinis na yung ano, yung CBT parts natin na isasalpak eh. So, kailangan yung kamay natin, free from grease din yan. Kailangan wala na siyang grasa para hindi siya maninikit dun sa malinis na na CBT natin. Hindi naman kailangan sobrang linis. At least, matanggal nyo yung grasa sa kamay nyo para pag hawak natin mamaya dun, malinis na yan. Tama ba ako, Jesus? Siyempre, tama yun. Kasi marami ako nakikita
na gumagawa. Kung ano yung itsura ng kamay nila, pag sinasalpak nila, ganun pa rin yun. So, mapupunta ng grasa yung lining, yung belt, hindi naman siya sobrang daming grasa. Mapahiran lang ng konti yan. Makaka-apekto yan sa performance ng motorsiklo natin. Okay. And then, pag mag-assemble na tayo, syempre, kailangan may set naman tama yung mga dapat na isa dito. Huwag nyo pakalimutan na yung mga pwesto ng washer, then pwesto ng bucket, whatever. Then, sa belt natin, meron din naman yung guide kung paano yung tamang pwesto. Kailangan nababasa nyo yung pinakasulat niya dito, or minsan meron ditong arrow. Kailangan, sakto po yan. So, ayun, naikabit na natin mga chupapi, pakita natin. Okay na, na-test ride na, na-i-pander na natin yan. Wala namang pagpag yung belt, bago kasi yung belt niya. Then, okay na yung set natin. So, paano ang kadito lang tayo mga chupapi? Salamat sa paninood nyo. Shoutout sa mga chupapi natin na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. Sana may natutunan kayo tungkol sa content natin na to. Kung paano yung tama paglilinis ng CBT natin or pag-maintenance. Thank you very much din pala kay parang Jesus Tabliso Gapi na sasabak sa ERCP Moto Endurance. Pare, happy ka na ba? Ready ka na ba? Ready na. So, paano? Hindi na magpapaligiligo. Ilalapag ko na ang closing ceremony. Sumayon nyo ang kapayapaan. At pagpakarami. Yun!